Jog together and later on walk with hands holding tight, I couldn't help but remember Mahatma Gandhi's famous lines, "If there is love, there is life," and Bruce Lee's reference of love as like a friendship caught on fire. In the beginning, it is light and flickering, but as love grows older, the hearts mature and love becomes as coals, deep burning and unquenchable. Hello everyone, I am Chinky, your host for today's episode. We are closing the love month with a special feature on how the playing ground can sometimes turn into fertile soil to grow friendship and love, and how sports can become a great training ground to learn many positive values and to build life skills and character. These are important tools for enduring partnerships, friendships, and marriages. In today's episode, we are featuring a couple who in the 80s have displayed amazing spikes and slams on the playing court that made a lot of people shout and cheer. Oo nga pala, bibisitahin natin ang ating featured couple, volleyball celebrities noong 80s and 90s. Excited na ba kayong makita muli sina Arlene Apostol and Antonio Ladimo? Kasama ka ba sa panatiko ng volleyball noong 80s? Habang naglalakbay tayo papunta kung saan nakatira sina Arlene at Antonio, ating balikan ang mga masasayang alaala ng volleyball noong 1980s hanggang 1990s. Tunay na napakasayang balikan ang hindi makakalimutang women's volleyball team na talagang sikat na sikat sa buong bansa at sa mga kabataan, lalo na noong 1993 nang magwagi ang Pilipinas ng huling medalyang ginto sa volleyball sa Southeast Asian Games. Oh, andito na pala tayo ngayon sa lugar kung saan andito ang panauhin sa episode ngayon. Tara! Bago natin puntahan si Arlene Apostol at Antonio Ladimo, panoorin natin ang isa na namang kwento ni Commissioner Celia Kiram. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ngayon ay ang mga nakakawiling kaalaman tungkol sa kasaysayan ng volleyball at ng kababaihan sa larong ito. Alam niyo ba na taong 1895 na imbento ang volleyball sa Massachusetts? At noong dekada 1990, ang volleyball ang pangalawa sa pinakamalaking nilahukan sa sport sa Estados Unidos. Mahigit sa 42 milyong tao ang naglaro sa outdoor at indoor na mga kompetisyon. Noong 1900, isang espesyal na bola ang idinisenyo at nilikha para sa volleyball.
taong 1907 sa Playground of America Convention, ang volleyball ay ipinakilala bilang isa sa pinakasikat na palakasan hanggang sa kasalukuyan. Taong 1916 dito sa ating bansa, naimbento ang isang offensive style ng pagpasa ng bola sa mataas na trajectory na tinatawag na set at spike. Taong 1916, inanyayahan ng YMCA ang NCAA na tumulong sa pag-edit ng mga rules ng volleyball at sa pagtataguyod ng sport na ito. Dito nagsimulang laruin ang volleyball sa paaralan at kolehiyo. Taong 1917, ang puntos sa laro ng volleyball ay binago mula 21 naging 15 puntos. Alam niyo ba na taong 1928 nang mabuo ang unang asosasyon ng volleyball? Ito ay ang United States Volleyball Association at dito naganap ang unang US Open. Ang pinakaunang two-man beach volleyball game ay nilaro naman noong 1930 at noong 1934. Nakilala ang mga pambansang referee ng volleyball. Alam niyo ba na taong 1964 unang nilaro ang volleyball sa palarong Olimpiko at isang babae na si Mary Jo Pepler ng USA ang binoto bilang world's most outstanding volleyball player sa isang international games sa Bulgaria noong 1970. At siya rin ay naparangalan bilang coach of the year ng International Volleyball Association noong 1975. Ay isang 16-year-old naman na Olympian na si Debbie Green ay naging pinakabatang All-American ng volleyball player. Alam niyo ba na taong 1986 nabuo ang Women's Professional Volleyball Association at ang unang Women's Professional Volleyball event ay ginanap sa Newport Beach, California noong 1987. Alam niyo ba na nanalo ang Japanese women's team ng ginto sa inaugural Olympic volleyball competition noong 1964 sa Tokyo at ang sumunod na golds na napanalunan naman ng Japan women's team ay noong 1976. Ang Soviet Union ay may pinakamaraming gold sa women's volleyball. Nakuha ang mga ito noong 1968, 1972, 1980, at 1988 Olympic Games. Ang China at Cuba ay may tag-3 gold sa women's volleyball sa Olympic Games. Ang Brazil women's volleyball ay nakapanalo na rin ng 2 gold. At ang USA ay may 1 gold sa larong pangkababaihan ng volleyball. Sa kabuuan, 6 pa lang na bansa sa buong mundo ang may Olympic gold medals sa women's volleyball. Alam niyo ba na ang pinakamataas na achievement ng ating Philippine Women's National Volleyball Team ay noong 1974 nang ito ay na-qualify sa FIVB World Championship? Alam niyo ba na ang Pilipinas ang host country ng unang Asian Women's U23 Volleyball Championship na ginawa sa Pasig noong 2015? Nagsilbi ito bilang isang Asian qualifiers para sa 2015 FIVB Volleyball Women's U23 Volleyball Championship. Diyan nagwawakas ang kwento tungkol sa volleyball. Muli, ito ang inyong Commissioner Kiram na walang sawang maghahatid ng kwentong kababaihan, kwento para sa kaalaman at karunungan sa sport. Pocari Sweat.
not at your best? You may be dehydrated. You need Pocari Sweat. It replaces the electrolytes you've lost and helps you perform at your best. Be at your best with Pocari Sweat. Pocari Sweat. Our story is about the couple behind those hands that used to spike a ball sharply, and about how those same hands can jointly spike life's challenges to create a family that plays life well and triumphantly together. Let's go! Hi, good afternoon. Hi, good afternoon po, Sir Antonio, Ma'am Arlene. Thank you po. Thank you po sa pag-welcome sa amin dito sa inyong tahanan. Sige po, upo na po tayo. Maraming salamat po ulit kasi of course tinanggap nyo ang invite ng Philippine Sports Commission, Women in Sports, para ma-interview po kayong dalawa sa storya ninyo nung kayo'y mga volleyball players nung 80s and syempre 90s. So gusto po namin malaman lahat yung storya ninyo, ano po ba yung beginning ninyo, Sir Antonio, paano po ba kayo nagsimula nung kayo ay unang volleyball player? Bago po pala kayo maging volleyball player, ano po ba kayo noon? Pinanganak po ako sa Huban, Sorsogon, noong May 24, 1966. Noong akin pong kabataan, ang laro ko po nang ako ay elementary, ang laro ko po noon ay baseball. Ang tawag nung panahon na yun ay Little League Baseball. Hanggang po sa tumungtong ako ng high school, lalipat naman ako sa larong basketball. Tuloy-tuloy naman po ang aking paglalaro ng baseball. So, dalawang ebenta po yung nilalaro ko noon. At saka hanggang sa tumungtong po ako ng kolehiyo, na nalipat na po ako dito sa Manila noong mga panahon na yun. Saka lang po ako nakapaglaro ng volleyball dito sa Manila. Ay, pagkatapos po nung nakagraduate ako ng high school, yung isang kaibigan po na taga doon din sa amin, na nandito siya noon sa Rizal Athletic Club sa Marikina, dinala po niya ako doon sa Athletic Club ni Governor Rodriguez noong mga panahon na yun, 1983. At doon na po ako natutong maglaro ng volleyball sa loob ng sports center sa Marikina. At saka noong 1983 na yun, na naka-stay ako doon sa sports center. Naging candidate po ako ng junior team, ng national team noong ASEAN Youth. At saka naging candidate po ako noon sa Southeast Asian Games sa Singapore. Hanggang nagtuloy-tuloy na po yun, yung paglalaro ko ng volleyball. At saka yung mga panahon na yun, nung nasa youth team ako, doon po ako na-train ng husto sa panahon ng mga kasamahan ko, yung under Coach Robert Calo, Coach Kid Santos. Sila po yung mga tumulong sa akin, at saka malaking bagay po yung naiambag nila sa akin para mahasa po ng husto ang aking potential talaga para maging member ako ng national team ng Pilipinas. Then, kayo naman po, Miss Arlene, ano naman po kayo bago po kayo maging veteranong volleyball player? Gusto po namin malaman yung storya ninyo. Napanganak po ako sa San Francisco, Santa Ignacia, Tarlac. Ang mother ko po ay si Hilda Logroño Apostol. My father is Benjamin Evangelista Apostol. Pareho po silang volleyball players nung panahon nila. Nung mag-elementary kami, nakitaan na kami ng mother ko na pwede kaming maglaro. Pinalaro niya kami ng mga sa inter-barangay, inter-school, ng volleyball din. Nung elementary kami, nakita na kami ng mother ko na potential din kaming players kasi pareho silang players ng father ko. Pinalaro niya kami ng mga inter-school, inter-barangay, hanggang umabot kami hanggang high school sa palarong pambansa. Tapos nung matapos mag-college ako, inintroduce din niya kami sa FEU kasi parehong from FEU ang parents namin, nag-UAAP din sila doon. So,
Pero hindi ho kami naglaro for a while kasi gusto namin matapos muna yung pag-aaral. After that, nung nakagraduate ako, nag-second course ako para lang makalaro ng UAAP from 1981 to 1985. So, nung nag-UAAP kami, na nabigyan kami ng pagkakataon, na-invite kami sa PSC na mag-try out. Naswertihan din namin, nakuha ako doon sa pag-try out na yon para ma-train kami for... Ang first international ko ay Asian Games sa India. That was 1982. So ngayon na nalaman po namin yung story ninyong dalawa. Sobrang dami po naming nakuha na aral sa inyo. Syempre nagpo-focus po tayo sa inyong love story. Paano po ba kayo nagunang nagkakilala? Yung pag-una niyong makita, ano po ba yung story ninyon? Paano po ba kayo nag-develop? Gusto po namin malaman ng mga manonood. Nung after ng Asian Games pa lang, after kasi ng International League, nagpa-practice kami agad. May break lang kami, siguro mga 2 weeks, ganyan. Tapos balik kami practice. Nung bumalik ako for training ng SEA Games ng 83, doon kami nagkita ni Tony kasi nasa RP Youth naman siya. Sabay kasi ang men's team nagpa-practice sa Ninoy Aquino Stadium. Tapos nung naglaro sila, habang dito kasi ginawa yung ASEAN Youth, yung mga national players, ginawa kaming liaison officer ng different countries. Napunta ako sa Thailand team, tapos sila. Lagi rin namin silang nakakasama kasi pag nagti-training sila, nandun din kami as liaison officer, sama-sama rin kami. Tapos iisa rin naman ang tinitirhan namin. Nakatira kami pareho sa, naka-house kami sa Rizal Memorial sa South Tower, ang babae, sa North Tower ang lalaki. So every day, bago kami pupunta sa mga respective countries na ano, may training din kami ng umaga, sabay-sabay din kami nagte-training sa oval, sa pag nagja-jogging kami, doon kami nag-stretching bago kami pupunta sa court, magkakasama na talaga kami. Pero hindi naman, magkakilala lang kami as parehong player ng Philippine team, pero hindi talaga kami that close kasi hindi naman kami ganun magkakilala talaga. Ayun yun, mga 1984 na yata yun tapos. After nung... Parang na tayong senior. Oo, naakyat ako from junior team. Inakyat na ako sa senior nung panahon na yun, 1984, in preparation for the 1985 Southeast Asian Games in Bangkok, Thailand. So, doon na kami malimit magkasama. Eh, pero mga panay, wala naman ligawan, no? Wala. Kailan mo? Hindi mo nga ako si eh, walang, ano, walang ligawan naman na nangyayari noon. Kasi... very casual ang pagkakaibigan, mga kasama namin sa team, men and women. So, ano lang, walang mali siya yun kasi kahit sino ang kasama ko, mga teammate kong babae, walang ano yun eh. Kakasama kami. So, nag-start lang yun noong 1985, 86, 87. Tapos, nagtuloy-tuloy na yun hanggang sa umabot kami na... Uy, tapos crush mo na ako. Ganun. Oh, yun, parang oh. Ganun. Oh. Okay. Oh, parang ganun. Oh. Tapos nagbibiroan na sa court pag nagti-training ng umaga. Hindi, ano? Nagtutuksuhan na, yun na. Sinasabayan mo ako sa simbahan. Oo, oh, yun. Tapos doon na nag-start yun. Then, tuloy-tuloy ang laro namin. 1987, 89, tumungtong yung 1991. Ayun na yun. Hindi, may ganda kaming kwento. Kasi, siya from Sorsogon. And my mother is from Sorsogon too. One time, nag-vacation kami, break ng ensayo, nag-vacation kami sa Sorsogon. Nakita ko siya, nakamotor, dumaan sa bahay namin. Sabi ko, oh my God, grabe naman ng pagmamahal nito. Sabi ko, sa kapatid ko, tawa nga sila, tawa hanggang dito. Kasi 12 hours drive from Manila, ang Sorsogon. Sabi ko, sobra naman to, sinundan ako. Yung pala, hindi ko alam, from Sorsogon pala siya. Buti na lang hindi ko siya tinanong nung ano... Tinanong ko siya nung mag-asawa na kami. Kailan lang.
umakyat ako ng ligaw doon sa bahay nila sa Sorsogon, yung ancestral house ng mga part ng nanay niya. O, ibig sabihin, gusto mo na rin ako. Tapos, habang nandun na, nakaupo na ako sa loob ng bahay nila. Kalain mo ba naman yung lola niya? May daladalang mga kurtina. Para lang tumayo siya. Para tumayo lang ako doon. Naglagay ng kurtina sa tapat. So, wala akong gagawin kundi abutin ko dahil malaki ako. Ako na rin ang nag-abot. So, part of ano talaga yun? Sabi ko, ganito talaga pag nanliligaw talaga siguro. Hindi ko maintindihan kung lalabas na ako ng bahay, uuwi na ako sa amin, parang gano'n. Pero nung ano, later on, panay-bless na ako doon sa lola niya. Ay, sabi sa akin, bait naman pala itong batang to. Tuwing Sunday, lagi na kami magkasama magsimba. Then, ayun, kasama na yung ano doon, na-inspire na ako maglaro, pati pag-aaral, and everything, lahat. Ganon din siguro siya. Natuto kami manood ng sine kasi hindi kami nanonood talaga ng movies. Natuto kami para lang magkasama kami. Tapos natutulog lang din naman kami sa loob. Pagod na pagod kasi. Kasi after ng training, kasi tapat lang ng Harrison Plaza, di ba dati? Sikat na sikat yung Harrison Plaza dati, bago pa yan. Doon may magandang sinihan. O yan, after ng mass, nagsisini kami kahit hindi namin gusto yung mga pinapanood namin. Basta magkasama kami. Hanggang ganun lang, di namin alam kung naligaw siya ng official, kung sinagot ko siya. Hanggang ngayon, di namin alam. Ganun lang siya Yun na yun, after 87 SEA Games, after 85, 1987. Na-opera ako. Tapos, ayun, isa pa yung na-injured. Na-injured ako ng 1987, early 87. Injured ako dun sa Rizal Coliseum. Umikot yung tuhod ko. Nawala yung patela ko. As in, ganun ang nangyari. So, ang nangyari dun, nasa army na siya. Tapos, sinasamahan niya ako lagi. Siya lang ang taong sumama sa akin sa operation ko. Tsaka sa, nung nag-recover ako, halos ma-discharge siya kasi hindi niya ako iniwan. Sabi ko, ito na, siguro totoo na tong pagmamahal na to. Diba? Parang test din sa kanya na, totoo to siguro. Kasi parang tinalikuran niya lahat. Inalagaan niya ako from operation hanggang pag-uwi ko, hanggang nag-recover ako ng 6 months, no? Almost 6 months na nag-recover ako. Every day ako nagsiswimming sa office ng ate ko kasi nag-office siya dati sa Unilab. Libre ako as dependent niya sa swimming pool. Doon ako nag-recover. Tapos maghapon kami sa may folk arts. Nagbabike kami kasi kailangan ko magbike ng pataas, pababa, pataas. Dalawa lang kami. Yung pa, yung sa may LRT, dyan sa may Lasal, yung LRT station, ginagawa pa yun nung araw hindi pa siya tapos. Yung mga hagdanan dyan, doon kami pabalik-balik. Kasi binibilang niya yung steps ko. Part kasi, ng recovery niya yun. So, yun, pabalik-balik. Kasama ko dating nagaganon si Terry Saldana. Tatlo kami dito. Si Samboy. Samboy Lee. Tatlo kasama sila doon. Pero siya ang tigabilang ng steps ko kasi kailangan ko ma-reach kung ilang steps ako bago kami babalik ulit kay Dr. Antonio. Tapos, lahat ng program ko, siya ang nag-ano, ito na yung next. Hanggang sa nakarecover ako, nag-weights na ako sa Rizal. In 6 months, fully recovered ako, pero reconstructed ang tuhod. So ngayon naman, Miss Arlene, syempre ngayon may anak na kayo. Gusto namin malaman kung paano ba kayo bilang isang asawa at bilang isang ina. So ano po ba ang naging impact ng sports sa pag-release ng inyong mga anak? At pati na rin ang pagbibigay ng mga paboritong family activities, food places, ano po ba yung mga paborito ninyong pagkain ng magpamilya, ang pagiging athlete nyo po ba, ina-apply ninyo ito sa pagiging isang ina, paano po ba ito nakatulong, ikwento nyo po sa amin. At syempre, Sir Antonio, kayo rin po ay isang ama at isang butihing asawa, ano po ba ang impact ng pagiging isang athlete sa pag-raise ng inyong mga anak, at syempre ang pagbibigay ng disiplina, ang mga do's and don'ts sa inyong family, ikwento nyo po sa amin. Ako bilang tatay,
family ang ano ko, priority. Number one yan. Priority namin mag-asawa. Sa priority namin, education ng mga bata. Kaya kung ano makikita nyo dito sa bahay namin, sa priority namin yung education ng mga bata, hindi yung bahay. Kaya yung panganay namin nakagraduate ng culinary school. Gapang kami ron. Tapos itong pangalawa, nasa Ateneo, second year college. Okay lang yan. Basta sabi ko, hindi tayo tinutuluan ng tubig ulan. Makakatapos kayo. That's it. Sabi ko, yun. Wala kaming yun naman ang pinag-uusapan namin. Dapat ma-establish natin kung anong priorities natin. Para mag-jive kayo. Kaya nag-retire ako noong 2005 sa military service. Dapat ngayon pa lang akong may mag-retire at date of 56. Mag-56 ako ngayong May. Pero sinacrifice ko talaga yung career ko dahil yung mga bata. Ayoko mapariwara sila, wala ako. Wala yung nanay dahil nagtatrabaho. Mga pariwara, parehong lalaki yan eh. Kaya inisip ko kagad yung bansa o yung pamilya ko. May sinumpan akong tungkulin sa armed forces sa Pilipino. Pero sinacrifice ko yun. Umiyak talaga ako. Tumulan luha ko doon nung nag-file ako ng retirement ko. Hindi ko pa pwedeng iwanan yung mga kasama ko eh. So anyway, andito na rin lang tayo. Yun nga sinasabi ko sa inyo na being ano, a father, yung pagdisiplina namin sa mga bata, kung ano lang, kung anong nakikita nyo sa amin, yun. Kung nakikita nyo sa community, sa labas, mahirap ang ano ngayon, mahirap ang ibang, maraming bagay na naiba, kumbaga nung panahon namin. Lalo yung mga millennials, ang hirap ispilingin ang mga yan. Mahirap. Kumbaga ikaw yung makikisama sa kanila para mag-meet kayo. Wala kaming katulong kasi. Hands-on kami, hindi kami kumuha ng... Dati yung mga baby pa sila, mayroon tig-isang yaya yan. Kasi nag-work tayo. Kaya lang sabi ko, ako ang magiging yaya nyo, siyang nag-work. Inano ko yun, yung talagang, yung decision na yun, napakahirap. Being a soldier na makikita mo ko dito, taga-sampay, taga-laba. Okay lang. Anak ko yan eh. Pamilya ko yan. So, yun. Hanggang... Minsan naaalala ko eh. Dapat sabi ko sa May ako magre-retire. Ito po ang aking bunsong anak, 20 years old. Second year college na siya. Ang pangalan niya ay Gino Angelo Ladimo. We call him Gio. Hi, I'm Gino and I'm currently studying at Ateneo de Manila University. And I'm a second year interdisciplinary student. And biggest impact, malaki yung impact ng parents ko sa akin, lalo na sa sports, kasi they taught me how to push through like sa mga hardships in life and like to endure all the sacrifices, because being an athlete is not easy and takes a lot of effort and time, also sacrifices, lalo na studies. Because student athlete, you have to be a student first before an athlete. So, yung mga responsibilities on and off the court, kailangan talaga ipagsabay yun. And the biggest thing na naturo nila sa akin is to always push through and never give up. Na no matter how hard it is, I still have to fight and push my way through so I can succeed in life. Yung story ninyo kakaiba, nalaman namin na nag-meet kayo sa Rizal noon pa, sobrang tagal na noon. Kakaiba yung story ninyo, I mean the fact na nagkita kayo eye to eye doon kung saan kayo nagtitrain and ngayon mag-asawa na kayo. Gusto naman namin kayo pakitaan ng mga litrato, ng mga unforgettable sports memories ninyo at syempre victories. So sa kada litrato na ipapakita namin sa inyo, bigyan nyo kami ng memorya kung ano ba yung naaalala ninyo sa picture na yun at ikwento nyo po sa ating mga manonood. Ito yung ano, yung first na invitation sa akin for tryout sa Philippine team. Tapos ito yung mga SEA Games namin. Ito yung pinicture din ako sa magazine, sa ano, nung na-opera ako. That was 1988 na, 1985. Ah, hindi pa pala ako na-opera dito. Parang pinicture nila ako dito na magaling daw ako.
Tapos ito yung SEA Games. Pag nagsi-SEA Games kasi sa Princess Cup ito. Princess Cup sa Thailand. Tapos SEA Games din. Ito kasi sa Thailand may time na hindi Philippine team ang dala namin, Camchess. Tapos ito Camchess din for Princess Cup. Ito SEA Games na ito sa Thailand na to. Gold kami dyan. Ito Princess Cup ulit. Ang nag-represent dito Camchess, kasama din ako doon. Tapos pinifeature din kami sa mga Champ Magazine dati. Tapos yung mga invitation ng mga sa PAVA, kinikip ko lahat para ma-document siya lahat. Ito. Ito si Camchess din to. Ito nung, kasi kalagitnaan ng indoor, nagbe-beach volleyball din ako. Sa, ano, mas pag ikaw kasi ang napili sa beach volleyball, 7 countries ka. Ang kasama ko dito, si Chai Alseo, tsaka si Josie Vasquez. Cynthia Alseo, Josie Vasquez. Nanalo kami dyan. Kasi pag nag-beach volleyball ka ng Asian, 7 countries siya. Kaya kami-kami rin ang ano. Tapos ito, binibigay sa amin ito sa Thailand. SEA Games din to sa Thailand. Ay, Princess Cup pala to. Sa Thailand ito. Si Telma Barina ito, si Lisa Paglinawan. Mga write-ups namin yan sa beach volleyball tapos ito yung sa buong PSC Camchess tapos yung binigyan kami ng ewan ko, pampaba hindi sanay magparangalan nakadress talaga kami ito si Telma kasama kayo Telma Barina. Master Sports. Ito si Josie Vasquez yan. Ako yun. Kasi center, quick spiker ako. Asian Games. Sa Jakarta, 1987. Noong 87, kasama ko yung kapatid ko dyan. Na nag-champion kami. Tapos, every time kasi na nag-champion kami, inaano rin kami sa Malacanang. Actually, marami akong dinaanan presidente. Nag-start ako kay Marcos, Erap, Cory, lahat yun. Kami dito sa banda dito. Okay, ang tagal na nito. Kasama namin Australia. Ah, nanalo kami sa Australia kasi yun. Kaya kami nilagay sa ano. Dito ginawa yan parang ano lang, friendly game lang between Australia and FEU. Ano yan? Sa Camchess kami. Laban namin ng FEU. For a while. Tapos dito ang women's. Ito men's. Parang ako yun. Jane Bukid. Kasama ko rin si Jane Bukid. Kasi may nag-i-sponsor din sa amin dati, Puma. Ito si Lisa Paglinawan. Ito ako. Ito si Coach Emil Lontok, Telma Barina, si Jane Bukid, Grace Antigua, Chai Arceo. Ito, hindi mabasa. Tay ang sulat.
mga ano na to, local dito. Kasi, ito si Telma Barina. Josie Vasquez. Dito, dun to sa Rizal, Coliseum. It's 1989. 89, nag-beach volleyball na rin ako na. Si lahat ng may pangalan ako, kinakat ko rin para ma-document ko rin yung ano. Ako ito. Actually, may ano, may konting ano din kasi. We started sa national team, pareho kami. Pareho kami number 11. Na hindi namin alam. Pareho kami number 11. Ito ako. This is Josie Vasquez. Si Games dito sa Manila. Ako ito, si Josie Vasquez. Kasi center blocker ako. Siya, utility. Dito. Si Nene Ibanez. Chavez na ngayon. Ako yan nasa gitna. After na to ng operation ko. Sila kaka... Dito rin ito. Ako to. Si Nene Chavez. Dito naman sa ano to. I think sa... Korea to. Telma Barina ang partner ko. Ako yun. Nanalo kami dyan ng second Asia. Ito sa Bangkok. Sa ano to? Sa Pattaya to. Kalaban namin Philippine team din. Pero kami ni Telma ang nag-second dyan. Kalaban namin Vietnam. Vietnam ata o Myanmar. Ito ako. Rudy. Ito si Lisa Paglinawan. Ito si Nene Ibanez Chavez. Ito yung Russian coach na. Coach. Ah, si Linden. Ba't laging hindi nakukuhanan to? Number... Ang number ba si Linden? Sama ko number na siya dito. Number 12 yata si Linden. Sama ko na siya. Sa Singapore, 93. Oo. Kasama ko na siya. Hindi lang siya nakukuha. Ito si Linden, no? Number 12. Kaming dalawa. Ayan, sama na kami yata. 1993, after nang nag-gold kami. Yun na yung last gold namin. After that, nag-retire na kami. I'm Arlene Apostol Ladimo. Ako rin yung number 11. Center blocker at saka quicker ako. Itong number 8. Number 8 is Chai Arceo. Kadiagonal ko siya. Quicker din siya. Next is the number 12 is Lenlen Escoliante. Siya ang tosser namin. Number 5 is Mayi Molit. Siya ay open, ay quicker din ata siya. Tapos yung nasa, ito, nasa likod ko, si Nene Ibanez Chavez, open spiker, kadiagonal niya itong number 3, si Telma Barina. Ito yung mga write-ups ng aking kapanahunan. Ito, national team. RP volleyball team versus okay. Australia, so National Open, Men's Volleyball Cup, 1988. So yung tournament namin sa Malaysia, ito Hornbill Cup, 1988, tapos ito yon ang resulta. So champion yung men's team natin. Tinalo natin yung Australia dito. 1988. Tapos
naglalaro ako sa FEU. Yung sa intercollegiate namin. Sa 1988. Yan. Champion kami dito. Intercollegiate. National Intercollegiate Volleyball Tournament. Tapos, ito yung mga kasama ko sa national team na taga-FEU. Ito si Bob Malena, Coach Kid Santos, at saka si Wilfredo Dizon. Ayan. Tapos, sana ba? Ito, mga university tournament ito nung nasa FEU ako. International tournament. Ah, ito yung write-up ni Ma'am Lynn Versosa sa akin. 1993. Ito yun. Tapos, ito yung Game of the Captains during the elimination ng World Series sa Hong Kong ito. Malaki ang kontribusyon ng esports sa kanilang pagbuo ng pamilya at pagpapalaki ng mga anak. Ano naman kaya ang masasabi ng mga taong nakasama nila sa paglalaro ng volleyball ng kanilang kabataan? Pakikwento naman po yung mga masasayang alaala nyo kasama si Miss Arlene Apostol. Si Ate Arlene Ladimo, tinatawag namin siyang mother. Nung dumating kami sa Manila, 6 kami from Cebu. So, mother yung tawag namin sa kanya. So, meaning mother, caring, disciplinarian, same time selfless na tao. Marami akong magandang alaala at sa kanya kasi siya yung isa sa mga seniors namin na sobrang caring, sobrang maalaga sa juniors. Dumating kami 1990 diyan sa Rizal Memorial. So, mga baguhan lang, hindi kami masyadong pang yung mga skills namin, kulang pa. So, ang ginawa niya sa amin, pinapaikot niya kami diyan sa track oval na hindi takbo, kundi spike approach. 5 rounds na spike approach sa track oval. At ano yan siya, matapang sa laro, masipag, malakas tumakbo, hindi mo matatalo yan. Hindi magpapatalo yan. So, ganun siya ka determinado din sa laro. Sobrang ano ako, kasi lalo na ako kasi middle blocker siya, middle din ako. So, yun yung ginagaya ko talaga siya. Kahit sa personal life niya, kasi sobrang nakaka-inspire siya. Meron din akong ano sa kanya, takot yan sa karayom. Diba, bago mag-SEA Games, mag-medical, nasa Biluna kami. Buong Biluna naririnig yung sigaw niya kasi ayaw talaga niyang magpa-injection. Ano yan siya, na ACL na yan pero grabe. Grabe yan. Hindi mo matawaran yung tapang ni Ate Matt pagdating sa laro. Talagang ilang months lang recovery, laro na kaagad yan. So, Ate Matt, salamat sa lahat. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, mga teammate ko, at saka sa akin lalo. Kahit ngayon na retired na tayo, pero lagi mo akong kinukumusta. Maraming salamat. Love you. Pakikwento naman po yung masasayang alaala nyo kasama si Miss Arlene Apostol. Si Ate Arlene Apostol, isa sa sawa paborito kong senior namin during that time since mag-start akong mag-volleyball 1990. Kasi siya, isa sa mga mentor ko. Kahit Sunday, inaaya niya kaming tumakbo ng mga 5 to 8 kilometers. Sabi ko, te, pahinga mo naman tayo. Hindi, kailangan mag-overload tayo. Well, which is malaking tulong po sa amin.
nung nagsisimula akong maging national team sa volleyball. At saka magandang halimbawa ho siya sa mga senior. Isa siya sa laging nagpapaalala sa amin na ang pagiging atleta ay dapat disiplinado, hindi umiinom at saka hindi naninigarilyo. Saludo po ako dyan kay Ate Arlene at saka lalong-lalo na po kay Kuya Tony na pangasawa niya. Hanggang ngayon, ano sila, may forever pala. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa espesyal na episode na ito. Thank you so much for reminding us again that sport is a potent tool to build a wholesome person and a wholesome family. Sa uspuso kaming nagpapasalamat muli sa mag-asawang Arlene at Antonio. At sa lahat ng aming panauhin sa espesyal na episode na ito, maraming salamat sa medalyang ginto noong 1993 Southeast Asian Games. At mga alaalang hinding-hindi makakalimutan ng sambayanang Pilipino. Saludo kami sa giling ninyo. Time is up for this week's Rise Up, Shape Up episode. Don't forget to subscribe to our YouTube and follow us on our Facebook account. Thank you everyone for your support. Rise Up, Shape Up is brought to you by the Philippine Sports Commission, Women in Sports. Again, this is your host, Chinky. Have a marvelous day, everyone! Rise up and shake.